Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano gawin itong double offset. Meron siya ditong 1-in-1/2 na chains. Dito naman may 1 inch na chains. Dito 1 inch na chains. 1-in-1/2 by 2 inches. And 1-in-1/2 by 2 inches. Pareha siya nag-offset. Ito ang tinatawag na shop drawing. Sa shop drawing, makikita natin yung mga dimension, yung height, tsaka yung mga yung chains. Meron siyang dimension na 2 by 1-in-1/2. Tapos dito sa baba, 2 inches by 1-in-1/2. Meron siyang chains na 1-in-1/2. Dito naman sa kabila, 1 inch. Ang una natin gagawin, kopyahin lang natin itong view na to. Gawa muna tayo ng pahalang na linya. Tapos, yung patayo naman. Sukatin natin yung 4 inches. Gawa tayo ng perpendicular line. Doon 2 inches na to. Sukatan natin ito ng 2 inches. Tapos dito 1-in-1/2. Ito. Tapos gawa naman tayo ng perpendicular line. Tapos sukatin natin yung 2 inches. Gawa tayo ng linya pataas. Tapos linya rin dito. Pababa. Lagyan natin ng 1/2. Ito. 1/2 inch. Parehas lang lang dito sa kabila. One half inch din dito. Tapos nyan, kunin natin itong sukat na to. Ilipat natin dito. Gawa tayo ng arc. Parehas din sa kabila. Sabarahan natin. Itong dulo na itong ng arc. Tapos itong point. Parahan lang natin to. Ito na yung point para sa miter line. Labarahan din natin to. Dulo ng arc. Tapos ito na yung point para sa miter line. Tapos ipagdugtungin natin itong dalawang points na to. Yan ang paggawa ng miter line na given na itong throat line. Ito naman yung heel line. Ito ang throat line. Ito ang heel line. Ngayon nakagawa na tayo ng view na to. Para makuha natin yung height na to pagkatapos, kailangan natin i-triangulate dito sa 1 inch. Ito. Itong linya na to, ito, tsaka ito. Ito triangulate natin sa 1 inch.
gawa tayo ng diagram of true length. Tapos, kunin natin ito ng 1 inch. Lagay natin dito. Lagay natin ng 1 inch. Ang isusunod natin yung unang pattern. Kunin natin itong distansya na to. Tapos, ilipat natin dito. Tapos, i-triangulate natin sa 1 inch. Lagyan natin ng point. Ang susunod natin ito, para hindi kayo maligaw, ito, triangulate natin sa 1 inch. Itong line na to, sa 1 inch. Ito naman na linya na to, sa 1 inch. Ito lang na tatlo, ang ito triangulate natin. Kunin natin itong distansya, tapos ilipat natin dito. Tapos gawa ulit tayo ng linya. Dapat iskulado dito sa linya na to. Baraan natin. Isunod natin yung ito. Kunin natin to. Tapos lagay natin dito. Triangulate natin sa 1 inch. Ito pa rin ang gagamitin natin na swing point. Kunin natin ang line na to. Tapos ilipat natin dito. Mark mo. Triangulate natin siya sa 1. Tapos ito pa rin ang gagamitin natin na swing point. Kung saan sila nag-meet. Tapos extend lang natin itong line. Kailangan natin na i-highlight. Ito na yung first pattern natin. Highlight natin lahat para makita nyo. Gagawin natin tong inside. Ito na yung bago nating miter line. At least tapos na tayo sa first na pattern. Dugtong na natin to. Inside. Bottom. Ngayon, tapos na tayo sa first pattern. Ang isusunod natin ito. Transfer lang. Lahat na linya na to, ta-transfer natin. Ito ang susunod. Itong sukat na to, lipat lang natin dito. 1 inch. Tapos gawa't baraan natin. Pababa. Kunin natin tong distansya. Silipat natin dito. Habaan natin.
itong distansya na to, ilipat lang natin dito. Tapos itong distansya na to, ilipat lang dito. Gawa naman tayo ng tahalang na linya. Sukatan natin ito ng 1 1/2. Itong sukat na ito. 1 1/2. Tapos naman dito sa kabila. 1 1/2. Ito yun. Tapos gawa tayo ng perpendicular line. Dito rin sa kabila. Ngayon ay gagawa tayo ng miter line. Dito naman, gawa tayo ng miter line. Itong miter line na to. Gagawin natin, kunin natin itong distansya na to. Tapos, slipat natin dito. Tapos, inscribe natin. Dahil parehas lang naman yung distance niya, 1 1/2, dito 1 1/2, 1 1/2. Parehas lang sila. Scribe natin to. Barahan natin to, yung pinakadulo niya, tsaka dulo nito. Babarahan natin. Ito na yung point para sa miter line. Ito yung point para sa miter line. Tapos idugtong na natin to. Ito 'yon. I-highlight. Highlight natin lahat. Ito naman, highlight natin. Ito mga points na to, kailangan pa natin to. Tapos, idugtong na natin to. Ito ang miter line. Ito rin, dugtong natin to. Tapos, highlight. Highlight din natin to. Para malinaw sa inyo, i-highlight natin lahat. Highlight din to. Ah, tapos na tayo sa pangalawang pattern. Ito yung una natin pattern. Inside ito, inside din. Kaya kung i-break natin pa ganyan. Okay. Gawin natin tong inside right. Ngayon, tapos na tayo sa dalawa. Susunod natin yung kapares nito. I-extend lang natin itong line na to para magkadikit lang sila. Extend. Ang gagawin natin, inside pattern ito, kabila nito. Kaya ang gagawin natin, itong sukat na to, itong form, itong forma na to, ilalagay natin dito. Kaya magsusukat tayo ng 1 1/2. Galing dito, 1 1/2. Barahan natin. Dapat perpendicular. Parehas din yung ginawa natin dito, na ilipat-lipat dito rin. Yun din ang gagawin natin, ilipat natin ito lahat. Kunin natin to. Lipat natin dito. Tapos itong distansya na to, ilipat natin dito. Salin lang natin lahat. Lipat lang. Ito naman.
Lipat din dito. Gagawa na naman tayo ng linya na kahalang. Dapat perpendicular dito. Dapat laging naka-eskwala. Tsuka tayo ng 2 inches. Ito eh, diretso na lang natin. Extend natin ito. Tapos magsukat tayo ng 2 inches. Tapos gawa tayo ng linya. Eskwalado dapat dito. Ito rin sa kabila para ay natin eskulado rin. Para natin dito pababa. Dapat eskulado yan, eskulado rin dito. Ngayon, kukunin natin yung miter line. Kunin natin tong distansya na to. Ilipat natin dito. Tapos, inscribe an arc. Dito rin. Inscribe din natin. Dapat mahaba. Tapos idugtong natin itong mga dulo nito ng art. Yung tangent. Ito na yung magiging ito na magiging points natin sa miter line. Itong points na to, tsaka ito. Dugtong ito. Highlight. Highlight natin lahat para malinaw. Ito rin sa kabila. Ito na magiging miter line ng pangatlong pattern. Ito na magiging miter line ng pangatlong pattern. Ito rin yung miter line natin. Dugtong natin to. Highlight natin lahat. Highlight din to. Ngayon, tapos na tayo sa pangatlong pattern natin. Ito, inside pa rin. Pag na lang. Kapares nito. Gawin natin tong inside. Ito, paganyan. Gawin natin itong 1, 2, and 3. Ito naman, i-marka natin na A1. Parehas din dito, A1 din to. Left side naman ang isusunod natin, el magkadugtong lang sila. Ito naman, B1. Gawin natin itong B1. Gawin natin itong C1. Ngayon, ito naman kapares ang gagawin natin. Dapat itong, dahil inside ang gagawin natin, itong distance na to, itong forma na to, yun na din ang ilalagay natin dito. Barahin na natin to. One inch. Para natin pataas. Mahaba. Itong distansya na ito, ililipat natin dito. Kunin natin to, ilipat natin dito.
Tapos kunin natin itong distansya na to. Ipot natin dito. Tapos itong distansya na to, lipat natin dito. Extend. Tapos parahan natin. Dapat gawin tayo dito ng perpendicular. Sukat tayo ng 1 1/2. Tapos magsukat tayo dito ng 1 1/2. Diretso natin to. Gawa naman tayo ng linya pababa. Tapos ito rin. Gawa tayo ng line. Perpendicular dapat. Eskulado. Ito na yung points para sa pang-apat natin na pattern. Tapos, connect lang natin to. Connect natin to. Ito na yung C1 natin. Yan ang magkatapat mamaya. Magkadugtong. Itong dalawa magkadugtong. Tapos kunin lang natin itong distance na to. Lipat natin dito. Tapos kunin natin itong distance na to. Lipat natin dito. Kunin natin distance na to. Tapos ilipat natin dito. Ito na yung pang-apat natin na pattern. Highlight muna natin. Highlight. Tapos ito'y dugtong na lang natin. Highlight. Lahat natin highlight. Tapos ito. Gawin natin tong C1 inside, inside. Ito na yung left. Left para dito. Okay. Kaparis nito. Ito ay break. Break natin. Down. Ito up. Ito naman ay break natin ng down. Ito up. Ito naman. Break natin ng up to down. Break natin ng down to up.